Hello! Welcome back to my channel. My name is Kelvin Clint Quinto. At ngayon sa video na ito ay mag-a-unbox tayo ng ito, yung nabili kong Boya Lavalier or lapel microphone. Okay, so nabili ko siya sa Lazada. At ngayon, i-unbox natin at susubukan natin kung maganda ba yung quality niya, okay? Or yung sound quality niya. And later on, ay i-compare ko rin kung yung difference ng boses or yung sound quality niya kapag gamit itong Boya at kapag yung microphone lang ng device or yung ng mobile phone ko na to. Siya nga pala, pwede mo siyang magamit sa mga smartphones at pwede rin sa DSLR camera. So perfect na perfect siya kapag gusto mong gamitin sa pagva-vlog, recording or live streaming. Pwedeng-pwede mo siyang magagamit. Ngayon, kung gusto mo rin palang bumili nito later, nasa ilalim lang ng video na to yung link kung saan ko siya nabili. Okay? Click mo lang yung link na yan at mapupunta ka na sa mismong item. Okay? Sa Lazada kung saan ko nabili tong Boya lapel microphone. So, tara. Buksan na natin. Pero bago pala yon, wait lang, nakalimutan ko. Mag-subscribe ka muna sa channel ko, okay? Mag-subscribe ka, click mo yung notification bell at piliin mo yung all para ma-notify ka sa lahat ng mga bagong videos ko. Kung bago ka lang sa channel ko at hindi mo pa ako kilala, ako nga pala ulit si Kelvin Clint Quinto. Nagsishare ako ng mga YouTube tips and tutorials. At the same time, nagsishare din ako ng mga ways kung paano kumita ng pera online. At syempre, gumagawa din ako ng mga product reviews. Nag-unbox ako ng mga items na nabibili ko sa Lazada. At most of them, ginagamit ko sa pagva-vlog ko. So, mag-subscribe ka na, okay? I'm sure na marami kang matutunan dito sa YouTube channel ko. Ngayon, tara na, buksan na natin. Okay, ang haba ng cable niya. Ayan. Nung tiningnan ko ngayon sa description, etong Boya na to, nasa 6 meters yung haba na itong cable niya. Ayan. Ayan. Haba. So, pag tinanggal ko to, mamaya na lang. Okay? Meron pa dito. Ayan. So, ito yung pinaka-mic niya. Ayan, ang liit lang. Ayan, ito siya. Then, merong, ayan, 3.5mm jack. Ano pang meron sa loob? Ano? Ayan, nandito yung ano niya, yung windshield naman niya. Saka, ano pa, tingnan natin. Ayan, merong ano dito. Ayan, yung windshield niya. Ito, maganda to kapag nagba-vlog ka sa labas, kapag medyo mahangin, medyo hindi siya naririnig. Okay, yung background noise, yung hangin. Okay, saka yung mga ibang ingay sa paligid. Nabablock na ito. Okay, ito yung windshield.
And then, meron din siyang adapter jack. Ayan. Then, battery. Ayan. So, meron siyang kasamang battery. Mamaya hanapin natin kung saan nilalagay ito. Ayan. Ayan. And then, yung clip niya. Okay, eto. So, buksan na natin. Ayan, eto yung clip niya. Ngayon, bubuksan na natin. Tingnan natin kung paano siya ilagay. Ayan, iniikot lang siya. Ayan, and then, ilalagay lang yung battery. So, buksan natin. So, sa paglalagay ng battery, meron namang ditong sign nakalagay, plus, positive, at meron din dito sa battery. So, ibig sabihin, dito siya nakatapat, ayan, sa may plus. Yung parehong may plus, pagtapatin mo, then, i-insert lang siya. Ayan, papasok lang. Ayan, so, nasa loob na siya. Okay, then, close ulit natin. Okay. Then, dito naman sa pinaka-mic niya, ayan, lagay natin yung windshield. So, ayan, okay na siya. Nasa loob na ng windshield yung mic natin. Then, yung clip naman, eto, meron kang makitang parang ganito, ayan. So, papasok lang natin yan dito. Ayan, ganyan siya. So, pwede mo na siyang ipit dito sa collar mo. So, tatanggalin muna natin yung tali niya. Ayan, para medyo mahaba. Then, ipapasok lang natin siya sa damit. Ayan, sa loob para hindi siya na nakikita yung wire or yung cable niya. Then, i-clip lang natin dyan. Ayan, so okay na siya. Mas maganda yung ganito, nasa loob siya, at least hindi nakikita yung pinaka-mic niya. At siya nga pala, dito may nakalagay camera saka smartphone. Ayan, merong camera saka smartphone. So kapag smartphone gamit mo, baba mo lang siya sa smartphone. Then, kapag camera naman, tataas mo lang siya. Ayan. So ngayon, susubukan natin siya sa cellphone ko. Okay, kung maganda ba yung sound quality niya. A few inches later. So eto ngayon yung... So eto ngayon yung naririnig nyo, wala akong gamit na Boya microphone. Okay, yung built-in microphone ng cellphone ko yung gamit ko ngayon, yan yung naririnig nyo. Ngayon naman, isasaksak ko na to. Okay, ilalagay ko na yung Boya microphone natin. Pakinggan nyo na lang yung difference ng boses ko. Okay, kapag nilagay ko na to. Compare dito sa walang Boya. Hello guys, my name is Kelvin Clint Quinto. Welcome back to my channel. At ngayon sa video na ito ay mag-a-unbox tayo ng... So, eto naman yung boses ko kapag gamit ko ang Boya lavalier microphone. So, kung napapansin nyo, medyo mas clear, okay? Mas clear yung boses ko compared dun sa microphone lang ng cellphone ko. Okay, alam ko dahil sinubukan ko a while ago bago ko i-record ulit to, para at least alam ko na yung difference bago ko i-parinig din sa inyo. Okay, so kung napapansin nyo, meron talagang malaking pagkakaiba. Okay, dito rinig na rinig yung boses ko at hindi ka parang nasa loob ng, alam mo yun, nasa yung parang kulob na lugar. Yun kasi yung tunog kapag built-in microphone yung gamit. At minsan may naririnig ka pang mga ingay, okay, sa paligid. Compared dito sa gamit ko na Boya, medyo nabawas-bawasan yung mga ingay na naririnig sa paligid. So masasabi ko ngayon na okay siya. Legit yung pinagbilhan ko. Pero bago yun, para mas ma-sure natin, okay, na legit nga to at hindi fake yung nabili natin, pwede nating i-check, okay, sa website mismo ng Boya, which is boya-mic.com. Okay, pag napunta ka sa website nila, punta ka lang sa support at piliin mo yung security code. Then ilalagay mo lang yung security code ng Boya na nabili mo. Dito, meron kang makitang QR code. Pwedeng scan yan or pwede rin namang etong number sa baba.
Ayan, yung mga numbers dyan, yan yung ilalagay mo dun sa security code dun sa website nila. Then, kapag nilagay mo na yan, click mo lang yung inquire at may lalabas dyan na congratulations on your purchase of authentic Boya products. So, kapag yan yung lumabas, ibig sabihin ay hindi fake yung nabili mo, kundi original talaga. Buti naman at yung nabili ko hindi fake, okay? Talagang original siya. Kahit mura lang siya sa Lazada natin nabili, at least gumagana talaga siya at maganda yung sound quality. So, yun lang kung nagbabalakang bumili ng kagaya nito, ng Boya lavalier or yung lapel microphone, ay nilagay ko na yung link ng pinagbilhan ko dyan sa ilalim ng video na to, okay? Sa may description. Click mo lang yan at mapupunta ka na sa shop na yon kung saan ko siya nabili. Para sure na original yung mabili mo. Okay, so I hope na nakatulong sa iyo yung video na to. Kung nagbabalakang bumili ng ganitong microphone, kung nagsisearch ka bago bumili, I hope na nakatulong sa iyo to. Okay, so huwag mo kalimutan i-click yung thumbs up button. At syempre, huwag mo kalimutan i-click yung subscribe button, pati na rin yung notification bell, at piliin mo yung all para ma-notify ka sa lahat ng mga bagong videos ko. Again, my name is Kelvin Clint Quinto. See you on my next video. We'll be right back.